Hindi mo naman talaga kayang pigilan ang tadhanang inilaan para sa'yo. Tadhanang nagbibigay ngiti sa puso mo. Tadhanang nagbibigay sugat sa damdamin mo. Pero sabi nga nila, sa bawat takip silim ay may panibagong bukang liwayway na magbibigay sa'yo ng bagong pag-asa na tapusin ang nasimulan mo at patuloy na tuparin ang mga pangarap mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Ikaw pala ang naging dahilan kung bakit naging ganyan ang anak ko. Tingnan mo. So, wail na anak dahil sa'yo. Kung alam ko lang na mangyayari ang ganito, hindi na sanang pumayag na dito sa lugar na ito mag-aaral ang anak ko. Ano bang pinagmamalaki mo? Kung di mo lalayuan ang anak ko, hindi mo makakalimutan ang mga dadanasin mo. Ikaw din. Pag-isipan mo. Baka maghimas rehas ka, kawawa ka naman. Susunduin ko ng anak ko. At kung di ka papayag, tingnan na lang natin kung hanggang saan ang tapang mo. Mga salitang nagmula sa tatay ni Miko. Alam na niya ang lahat. Hindi kasi talaga natin pwedeng itago habang buhay ang mga bagay na anumang oras ay sisingaw, lalantad. Hindi ko makakalimutan ng mga salitang sinabi ng tatay ni Miko. Ang banta na lalong gumugulo sa isipan ko. Tito Paulo, bakit ngayon ka lang? Kumain ka na. Halika sa kusina. Kumain na tayo. Tsaka nauna na palang kumain si Andy. Natutulog na din siya at huwag ka nang mag-alala sa kanya. Nakainom na siya ng gamot. Huwi ka ni Miko pagkarating ko sa bahay. I love you, Miko. Napakagaling mo namang may bahay. Kaya mahal na mahal kita eh. Tara na, kumain na tayo. Bika ako. Kaya ito. Pinaghandaan na ako kaagad ni Miko ng pagkain at sabay na kaming kumain. Masaya ang bawat sandali. At sa bawat ngiting namumutawi kay Miko, pag-asa ang hatid na dulot nito. Subalit, natatakot ako. Paano kapag nangyari na ang mga bagay na kinatatakutan ko? Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung kaya ko. Bakit ba hindi pwedeng masaya na lang? Bakit kailangan na dumaan sa pagsubok ang lahat bago tuloy ang maging masaya? Miko, may tanong ako sa'yo. Bika ako habang kumakain kami. Mahal na mahal kita, Tito Paulo. Yan ang sagot ko. Wika naman ni Miko. Ay nako, di pa ako nagtatanong. May sagot na kaagad. Miko, alam ko naman yan eh. Pero Miko, seryoso ako. Paano kung halimbawa may mga pangyayari na di natin inaasahan tapos sobrang hirap? Kakayanin mo ba? Wika ako. Oo, kakayanin ko. Basta kasama kita, kakayanin ko. Pero Tito Paulo, huwag ka mag-isip ng ganyan. Mahal na mahal kita. At kahit anong mangyari eh, mahal na mahal kita. Pakis nga ako.
wika ni Miko. Saan mo ba gusto, Miko? Wika ako naman. Tito Paolo naman. Lagi na lang nagtatanong kung saan. Eh, doon sa paborito ko. Doon sa ulong kalbo. Wika ni Miko. Eh, mamaya na Miko, bago matulog. Ikaw talagang bata ka. At saka nasan na yung mga mangga dito sa lamesa? Wika ako. Ah, Tito Paolo, naubos na namin ni Andy. Ang sarap kasi. Wika ni Miko. Miko, baka naglilihi ka na. Wika ako naman. Baka nga, Tito Paolo. Kaya dapat panagutan mo na ako. Wika ni Miko, napakaloko din eh. Ay nako. Kahit paano ay nawawala yung kalungkutan na nadarama ko. Kaya matapos makakain na ito, naligo na ako kaagad at si Miko ay naghihintay na sa silid ko. Matapos maligo, eto na. Pagpasok ko pa lang sa kwarto, nakita ko na kaagad si Miko. Aba, ang mga ngiti. Akala mo'y nanalo sa loto. Miko, ikaw ah, may bala ka na naman. Wika ako. At eto na. Di na sumagot si Miko. Lumuhod na siya at nagsimula ng magdasal. Kaya naman ang tanging nagawa ko na lang. Ayan tumingala. At ipikit ng mga mata ko. Ginagalingan kasi ni Miko ang pagdadasal eh. At eto, nangyari na ang mga dapat pangyari. Alam niyo na yun, malalaki na kayo. Basta, ginamit namin ang langis ng niyog na pampaswerte ni Miko. At matapos ang isang nakakapagod na gabi, isang mahimbing na tulog ang nakamtan ko. Pagod na pagod ako. Isang napakagandang umaga kahit makulimlim ang panahon. Tulog na tulog pa si tatay at si Miko. Grabe talaga kagabi. Ang ingay sa kwarto ni tatay. Alam mo ba yung mga tunog kagaya ng langit-ngit at kalampag na nagmumula sa papag? Nako, madalas kong napapakinggan yun simula nung dito na nakatira si Miko sa bahay. Pero eto na nga. Dahil maaga naman ako nagising. Ako na nagluto ng pagkain namin. Alam ko namang tanghali nagigising si tatay at si best friend eh. Ay nako, ang mag-asawang yun. Kaya naman eto, habang nagluluto eh, naglilinis na din ako sa bahay. Kaya ko naman. Pero, mabilis lang talaga akong mapagod. Sana, gumaling na ako. Ang hirap kasi ng ganito. At saka ayokong nakikitang malungkot si tatay. Gusto ko na masaya lang siya palagi. At eto na nga, bumuhos na malakas na ulan. Parang ang lungkot pagmasdan ng bawat pagpatak ng ulan. At kasabay ng pag-ihip ng malamig na simoy ng hangin. Eto, nakatayo ako sa larawan namin ni tatay nung bata pa ako. Hawak niya ang kamay ko. Tapos nakatayo kami sa ilalim ng puno. Ang liit ko pa dito. Ang bilis talaga lumipas ng panahon. Hindi ko na nga namalayan ang pag-agos ng mga luha ko. Bakit ba ako pinapaluha ng mga alaalang ito? Masaya naman akong inaalala ang nakalipas. Pero bakit kalungkutan ng hatid sa puso ko? At eto, pinawid ko kaagad ang mga luha ko. Kasi naman, bumukas na ang pintuan sa silid ni tatay. At aba, ang mag-asawa. Sabay pang lumabas.
Anak, aga mo naman. At saka, anong nangyari sa mata mo? Bakit mapula? Wika ni tatay pag nakita sa akin. Tatay, nagwalis kasi ako tapos ayan, napasukan ata ng alikabo kaya namula. Pero nagluto na ako tatay, buti gising na kayo. Tara na kumain. Wika ako. Anak, di ba sabi ko sa'yo, huwag ka magpapagod. Pero salamat. Tara na, kumain na tayo. Wika ni tatay, kaya ito, diretso kain na kaagad. Isang masayang umagahan kahit napakalakas ng pagbuhos ng ulan. Matapos makakain eh, eto. Nakatambay lang kami sa sala. Nanonood ng TV. At kahit napakalakas ng ulan, eto. May kumakatok mula sa labas ng pintuan. May bisita ata kami. Kaya ako na yung tumayo. Kasi nagaharutan si tatay at si Miko. Kaya naman, pagkabukas ko ng pintuan, hindi ko alam ang mararamdaman ko. Kasi ang papa ni Miko,